Josue. Ang paghahanda sa pag-agaw ng Kanaan. Unang Kabanata. Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya ngayon maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran at ang lupain ng mga Heteo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito, para ang kininang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon." Kaya inutusan ni Josue ang mga pinuno ng Israel, "Libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maghanda sila ng mga pagkain nila. Dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilog ng Jordan para ang kininang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos." At sinabi ni Josue sa mga lahi ni Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, "Alalahanin niyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Sinabi niya na bibigyan kayo ng Panginoon na inyong Diyos ng lugar na matitirahan na may kapahingahan. At ito na nga ang lupaing ibinigay niya sa inyo, ang silangang bahagi ng ilog ng Jordan. Mananatili rito ang mga asawa, mga anak at mga hayop ninyo. Pero dapat mauna ang mga sundalo sa pagtawid sa Jordan para tulungan ang mga kapatid ninyo, hanggang sa masakop nila ang lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon na ating Diyos. Pagkatapos, maaari na kayong bumalik dito sa silangang bahagi ng Jordan para ang kininang lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod niya." Sumagot sila kay Josue, "Gagawin namin ang lahat ng sinabi niyo at pupunta kami kahit saan niyo kami ipadala. Susunod kami sa inyo, gaya ng pagsunod namin kay Moises. Samahan nawa kayo ng Panginoon na inyong Diyos, gaya ng pagsama niya kay Moises. Papatayin ang sino mang lalabag sa pamumuno at utos ninyo. Kaya magpakatatag po kayo at magpakatapang." Nagpadala si Josue ng mga espiya sa Jericho. Ikalawang Kabanata. Pagkatapos, lihim na nagpadala si Josue ng 2 mula sa kampo ng mga Israelita sa Shittim para mag-espiya sa lupain ng Kanaan, lalong-lalo na sa lungsod ng Jericho. Nang makarating ang 2 espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran. Nabalitaan ang hari ng Jericho na may dumating na mga Israelita ng gabing iyon para mag-espiya sa kanila. Kaya nagpadala ng mensahe ang hari kay Rahab na sinasabi, "Palabasin mo ang mga taong nakituloy sa bahay mo, dahil nandito sila para mag-espiya sa lupain natin." Sinabi ni Rahab, "Totoo pong may mga taong nakituloy dito, pero hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis sila ng madilim na at pasara na ang pintuan ng lungsod. Hindi ko alam kung saan sila pupunta, pero kung susundan niyo agad sila, maaabutan niyo pa sila." Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang 2 espiya sa bubong ng bahay niya, at tinakpan niya sila ng mga pinagputol-putol na halaman na ginagawang telang linen na pinapatuyo niya roon. Umalis ang mga tauhan ng hari para habulin ang 2 espiya. Paglabas nila sa lungsod, isinara agad ang pintuan nito. Sa paghabol nila, nakarating sila hanggang sa tawiran ng ilog ng Jordan.
Bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon ang dagat na pula nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang dalawang hari ng mga Amoreyo na sina Sihon at Og sa silangan ng Hordan. Natakot kami nang mabalitaan namin ito at naduwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, ipangako nyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan nyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Bigyan nyo ako ng patunay na hindi nyo papatayin ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang buo nilang sambahayan." Sinabi ng dalawang espiya kay Rahab, "Itataya namin ang buhay namin para sa inyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pag-espiya namin dito. Hindi ka namin gagalawin kapag ibinigay na ng Panginoon ang lupaing ito sa amin." Si Rahab ay nakatira sa bahay na nasa pader ng lungsod. Kaya tinulungan niya ang dalawang espiya na makababa sa bintana gamit ang lubid. Sinabi ni Rahab sa kanila, "Pumunta kayo sa kabundukan para hindi kayo makita ng mga humahabol sa inyo. Magtago kayo roon sa loob ng 3 araw hanggang makabalik sila rito. Pagkatapos maaari na kayong umuwi." Sinabi ng dalawang espiya kay Rahab, "Tutuparin namin ang ipinangako namin sa iyo. Pero kailangan gawin mo rin ito. Kapag nilusob na namin ang lupa inyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at ang buo nilang sambahayan. Kung may isang lalabas at pupunta sa daan, hindi na namin pananagutan kapag namatay siya. Pero may pananagutan kami kapag may namatay sa loob ng bahay mo. Pero kung ipagsasabi mo ang mga ginagawa namin, hindi namin tutuparin ang ipinangako namin sa iyo." Sumagot si Rahab, "Oo, payag ako." Pagkatapos, pinaalis sila ni Rahab at itinali niya agad ang pulang lubid sa bintana. Nang makaalis na ang dalawang espiya, pumunta sila sa kabundukan. Doon sila nagtago sa loob ng 3 araw habang hinahanap sila ng mga tauhan ng hari sa mga daanan. Hindi sila nakita, kaya umuwi na lang ang mga tauhan ng hari. Bumaba ng kabundukan ng dalawang espiya at tumawid sa ilog at bumalik kay Josue. Ikinwento nila kay Josue ang lahat ng nangyari. Sinabi nila, "Totoong ibinibigay ng Panginoon ang buong lupain sa atin. Ang mga tao roon ay takot na takot sa atin." Tumawid ang mga Israelita sa Hordan. Ikatlong kabanata. Maaga pa'y bumangon na si Josue at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Hordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, nag-ikot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, "Kapag nakita niyong dinadala ng mga pari na mga Levita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, sumunod kayo sa kanila para malaman niyo kung saan kayo dadaan, dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan. Magkaroon kayo ng agwat na 1 kilometro. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga tao, "Linisin niyo ang inyong sarili, dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamangha-manghang bagay." Sinabi rin ni Josue sa mga pari, "Dalhin niyo na ang kahon ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao." Sinunod nila ang sinabi ni Josue. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman nilang suma sa iyo ako gaya ng pagsama ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan na pagtapak nila sa ilog ng Hordan ay huminto muna sila." Kaya tinawag ni Josue ang mga tao, "Halikayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Ngayon malalaman nyo na suma sa inyo ang buhay na Diyos, dahil siguradong itataboy niya papalayo sa inyo ang mga Kananeyo, Heteyo, Hiveyo, Perezeyo, Girgaseyo, Amoreyo, at mga Jebuseyo. Tiyakin nyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo sa pagtawid sa ilog ng Hordan. Kaya ngayon pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi ng Israel. Kapag lumusong na ang mga pari na tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon,
ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo. Hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Jordan. Ang tubig nito mula sa itaas ay maiipon sa isang lugar. Anihan noon, at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo, sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Saretan. Walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay. Kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Nakatayo sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari na buhat ang kahon ng kasunduan habang tumatawid ang mga Israelita. Hindi sila umalis doon hanggat hindi nakakatawid ang lahat. Nagtayo ang mga Israelita ng monumento. Ika-apat na kabanata. Nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi, at utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog, doon sa kinatatayuan ng mga pari. Pagkatapos, dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi." Kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, "Pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo'y kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Gawin niyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin niyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Jordan nang itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman." Sinunod ng 12 Israelita ang iniutos sa kanila ni Josue, ayon sa sinabi ng Panginoon. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at inilagay doon. Naglagay din si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog, sa lugar na kinatatayuan mismo ng mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon, nandoon pa ang mga batong iyon. Nanatiling nakatayo sa gitna ng ilog ang mga pari hanggang sa matapos ng mga tao ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Josue, na ayon din sa iniutos ni Moises kay Josue. Nang makatawid na silang lahat, itinawid din ang kahon ng kasunduan. At nauna ulit ang mga pari sa mga tao. Tumawid din at nauna sa mga tao ang mga lalaking armado mula sa lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase, ayon sa iniutos ni Moises sa kanila. Ang 40,000 armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Josue sa harap ng mga Israelita. At iginalang si Josue ng mga tao sa buong buhay niya, gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Pagkatawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan, na umahon na sila sa ilog ng Jordan." At sinunod iyon ni Josue. Kaya umahon ng mga pari na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, at pagtapak nila sa pampang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan ay nangyari ng 10th araw ng unang buwan. Pagkatapos nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa ilog ng Jordan. Sinabi ni Josue sa mga Israelita, "Sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo ang mga anak nyo kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Jordan. Sabihin nyo sa kanila na pinatuyo ng Panginoon na inyong Diyos ang ilog ng Jordan hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa niya sa dagat na pula, hanggang sa makatawid tayo. Ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon, at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos."
Ang pagtutuli. Ikalimang kabanata. Nabalitaan ang lahat ng hari na Amoreo sa kanluran ng Jordan at ng lahat ng haring Kananeo sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang ilog ng Jordan nang tumawid ang mga Israelita. Kaya natakot sila at naduwag sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Gumawa ka ng mga patalim na gawa sa bato at tuliin ang mga Israelita." Ito ang ikalawang pagkakataon na tutuliin ang mga Israelitang hindi patuli. Kaya gumawa si Josue ng mga patalim at tinuli ang mga lalaking Israelita roon sa lugar na tinawag na bundok ng pinagtulian. Ito ang dahilan kung bakit tinuli ni Josue ang mga lalaki. Nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, ang lahat ng lalaki ay natuli na. Pero ang mga isinilang sa loob ng 40 taon na paglalakbay nila sa ilang ay hindi pa natutuli. Nang panahong iyon, ang mga lalaking nasa tamang edad na para magkipaglaban ay nangamatay dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Panginoon na hindi nila makikita ang maganda at masaganang lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Ang mga anak nilang lalaki na pumalit sa kanila ang tinuli ni Josue dahil hindi pa sila tuli nang panahong naglalakbay sila. Matapos silang matuli, nanatili sila sa mga kampo nila hanggang sa gumaling ang mga sugat nila. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito, inalis ko sa inyo ang kahihiyan ng pagiging alipin nyo sa Ehipto." Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal hanggang ngayon. Noong gabi ng 14th na araw ng unang buwan, habang nagkakampo pa ang mga Israelita sa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang pista ng paglampas ng anghel. Kinaumagahan, kumain sila ng mga produkto ng lupaing iyon, binusang trigo at tinapay na walang pampaalsa. Mula ng araw na iyon, tumigil na ang pagbagsak ng mana at wala ng mana ang mga Israelita. Ang pagkain nila ay galing na sa inani sa lupain ng Kanaan. Nang malapit na si Josue sa Jericho, bigla niyang nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap niya na may hawak na espada. Tinanong siya ni Josue, "Kakampi ka ba namin o kalaban?" Hindi, sagot ng lalaki. "Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon." Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, "Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod?" Sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon, "Hubarin mo ang sandalyas mo, dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo." At sinunod ni Josue ang iniutos sa kanya. Ang pagbagsak ng Jericho. Ika-anim na kabanata. Samantala, isinarang mabuti ng mga nakatira roon ang Jericho dahil sa mga Israelita. Walang makapasok o kay makalabas na mga tao sa lungsod. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Ipapasakop ko sa inyo ang Jericho pati ang hari at mga sundalo nito. Ikaw at ang mga sundalo mo ay iikot sa lungsod ng isang beses sa bawat araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kahon ng kasunduan ng 7 pari na ang bawat isa sa kanila ay may dalang trumpeta. Sa 7th araw, iikutan nyo ang lungsod ng 7 beses, kasama ng mga paring nagpapatunog ng mga trumpeta nila. Kapag narinig nyo na ang mahabang tunog ng trumpeta nila, sisigaw kayong lahat ng malakas. Pagkatapos, guguho ang pader ng lungsod at makakapasok kayong lahat ng walang hadlang." Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa mga ito, "Dalhin nyo ang kahon ng kasunduan. Mauuna ang 7 sa inyo na may dalang trumpeta ang bawat isa." At sinabi rin niya sa mga tao, "Lumakad na kayo, paikutan nyo ang lungsod. Ang ibang mga sundalo ay mauuna sa 7 pari na may dalang trumpeta." Ayon sa sinabi ni Josue, nauna ang 7 pari sa kahon ng kasunduan at pinatunog nila ang mga trumpeta nila. Ang ibang mga sundalo ay nauuna sa mga pari at may iba pang sumusunod sa kahon ng kasunduan. Walang hinto ang pagtunog ng mga trumpeta, pero sinabi ni Josue sa mga tao na huwag sumigaw o kaya'y mag-ingay hanggat hindi pa niya iniuutos na sumigaw. Ayon sa iniutos ni Josue, inikot nila sa lungsod ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng 1 beses. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila at doon natulog kinagabihan. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue.
muling dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan, at ang pito sa kanila ay nauna pa rin sa kahon ng kasunduan na nagpapatunog ng kanilang mga trumpeta. At ganoon din ang ginawa ng mga sundalo. Ang iba sa kanila ay nasa unahan ng kahon ng kasunduan at ang iba'y nasa hulihan, habang patuloy na pinapatunog ang mga trumpeta. Nang ikalawang araw, inikot nila ulit ang lungsod ng isang beses at pagkatapos, bumalik sila sa kampo nila. Ganoon ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. Nang ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod ng pitong beses sa ganoon ding paraan. Iyon lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng pitong beses. Sa ikapitong beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, "Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito. Ang buong lungsod at ang lahat ng makukuha rito ay wawasakin ng lubusan bilang handog na buo sa Panginoon. Si Rahab lang na babaeng bayaran at ang buo niyang sambahayan ang ililigtas dahil itinago niya ang mga espiya natin. At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating sa Israel. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso o kaya'y bakal ay ihihiwalay para sa Panginoon at dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon." Pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at nagsigawan ng mga Israelita nang marinig nila ito. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusob sila. Nakapasok sila ng walang hadlang at nasakop nila ang lungsod. Inihandog nila ng buo sa Panginoon ang lungsod sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalaki at babae, matanda at bata, at pati mga baka, tupa, at mga asno. Inutusan ni Josue ang dalawang espiya, "Puntahan niyo ang bahay ng babaeng bayaran at palabasin niyo sila at ang buong pamilya niya ayon sa ipinangako niyo sa kanya." Kaya umalis silang dalawa at dinala nila palabas si Rahab, kasama ang mga magulang niya, mga kapatid, at ang buo niyang sambahayan. Pinalabas nila ang mga ito at nanatili sa labas ng kampo ng Israel. Sinunog nila ang buong lungsod at ang lahat ng nandoon, maliban sa mga bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso at bakal. Pinagkukuha nila ito para ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. Iniligtas nga ni Josue si Rahab at ang sambahayan niya dahil itinago niya ang mga lalaking inutusan ni Josue para mag-espiya sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga angkan niya ay naninirahan sa Israel. Nang panahong iyon, binalaan ni Josue ang mga Israelita, "Isusumpa ng Panginoon ang sino mang maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Mamamatay ang panganay na anak ng sino mang magtatayo ng pundasyon o ang sino mang gagawa ng mga pintuan nito." Kasama ni Josue ang Panginoon at naging tanyag siya sa buong lupain. Ang kasalanan ni Akan. Ikapitong kabanata. Pero nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Si Akan ay anak ni Carmi. Si Carmi ay anak ni Sabdi. Si Sabdi ay anak ni Zera. Nagmula sila sa lahi ni Huda. Mula sa Jericho, may inutusan si Josue ng mga tao para mag-espiya sa Ai, isang lungsod sa silangan ng Bethel na malapit sa Beth Aven. Kaya umalis ang mga tao para mag-espiya. Pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, "Hindi kailangang lumusob tayong lahat sa Ai, dahil kaunti lang naman ang mga naninirahan doon. Magpadala ka lang ng 2,000 o kaya 3,000 tao para lumusob doon." Kaya 3,000 Israelita ang lumusob sa Ai, pero napaatras sila ng mga taga-Ai. Hinabol sila mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa Shebarim, at 36 ang napatay sa kanila habang bumababa sila sa kabundukan. Kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Dahil sa lungkot, pinunit ni Josue at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga damit nila, at nilagyan ng alikabok ang mga ulo nila, at nagpatira pa sila sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon hanggang sa gumabi. Sinabi ni Josue, "O Panginoong Diyos, bakit niyo pa po kami pinatawid sa ilog ng Jordan kung ipapatalo niyo rin lang naman kami sa mga Amoreyo
Mabuti pang nanatili na lang kami sa kabila ng Jordan. Panginoon, ano po ang sasabihin ko? Ngayong umurong na ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang taga rito. Paiikutan nila kami at papatayin. Ano po ang gagawin niyo alang-alang sa dakila niyong pangalan? Sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka. Bakit ka ba nakadapa? Nagkasala ang Israel. Nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito. Nagsinungaling sila tungkol dito at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin. Hindi ko na kayo sasamahan kung hindi ninyo wawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas. Dahil ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayong mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Kaya bukas ng umaga, humarap kayo sa akin ayon sa inyong lahi. Ang lahing ituturo kong nagkasala ay humanay ayon sa angkan nila. Ang angkan na ituturo kong nagkasala ay humanay ayon sa pamilya nila. At ang pamilyang ituturo kong nagkasala ay humanay, bawat isa. Ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin, ay susunugin kasama ng pamilya niya at ng lahat ng ari-arian niya. Dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kahiyahiyang bagay sa Israel. Kinabukasan, maagang pinalapit ni Josue ang mga Israelita ayon sa lahi nila, at napili ang angkan ni Huda. Pinalapit ang lahi ni Huda, at napili ang angkan ni Zera. Pinalapit ang angkan ni Zera, at napili ang pamilya ni Sabdi. Pinalapit ang pamilya ni Sabdi at napili si Akan. Si Akan ay anak ni Carmi. Si Carmi ay anak ni Sabdi, at si Sabdi ay anak ni Zera na mula sa angkan ni Huda. Sinabi ni Josue kay Akan, Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin. Sumagot si Akan, Totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia. Pilak na mga 2 kilo at kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito kaya kinuha ko. Ibinaon ko ito sa lupa sa loob ng tolta ko. Ang pilak ang nasa pinakailalim. Kaya nagsugo si Josue ng mga tao. At patakbong pumunta ang mga ito sa tolda ni Akan. At nakita nga nila roon ang mga bagay na ibinaon. Ang pilak ay nandoon nga sa ilalim nito. Dinala nila ito kay Josue at sa lahat ng mga Israelita at inilapag sa presensya ng Panginoon. At dinala ni Josue at ng lahat ng mga Israelita si Akan sa lambak ng Akor, pati ang pilak, damit, isang baretang ginto, ang mga anak niya, mga baka, mga asno, mga tupa, tolda at ang lahat ng ari-arian niya. Sinabi ni Josue kay Akan, Bakit mo kami ipinahamak? Ngayon, ipapahamak ka rin ng Panginoon. Binato ng mga Israelita si Akan hanggang sa mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila si Akan ng mga bato. Nandoon pa ang mga bato hanggang ngayon. At ang lugar na iyon ay tinatawag na lambak ng Akor hanggang ngayon. At napawi ang galit ng Panginoon. Ang pagsakop sa Ai. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ninyo ang Ai. Dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang bayan, at ang kanyang lupain. Kung ano ang ginawa ninyo sa Jericho at sa hari nito, ganoon din ang gawin ninyo sa Ai. Pero sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop para sa inyong sarili. Maghanda kayo at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod. Kaya umalis sila Josue at ang lahat ng sundalo niya para lusubin ang Ai.
Pumili si Josue ng 30,000 sundalo na mahuhusay makipaglaban at pinaalis ng gabi. Ito ang bili ni Josue sa kanila. Magtago kayo sa likod ng lungsod, pero huwag masyadong malayo. Humanda kayo sa paglusob kahit anong oras. Ako at ang mga kasama ko ay lulusob sa harapan. Kung lalabas na sila sa pakikipaglaban sa amin, tatakas kami, gaya ng nangyari noon. Iisipin nilang natatakot kami kagaya noon. Kaya hahabulin nila kami hanggang sa makalayo sila sa lungsod. Pagkatapos, lumabas kayo sa pinagtataguan nyo at sakupin ang lungsod. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag nasakop nyo na ang lungsod, sunugin nyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Tiyakin nyong gagawin ito ayon sa iniutos. Pinaalis sila ni Josue at nagtago sila sa bandang kanluran ng Ai, sa kalagitnaan ng Ai at Bethel. At sina Josue naman ay nagpaiwan sa kampo ng gabing iyon. Kinaumagahan, maagang tinipon ni Josue ang mga tauhan niya. Pinangunahan niya at ng mga pinuno ng Israel ang mga tao sa pagpunta nila sa Ai. Nakarating sila sa lugar na nakaharap sa lungsod, sa bandang hilaga nito, at doon sila nagtayo ng mga tolda. May lambak na nakapagitan sa kanila at sa Ai. Nagpadala si Josue ng 5,000 sundalo para tambangan ang lungsod sa bandang kanluran nito, sa kalagitnaan ng Ai at Bethel. Kaya pumuwesto na ang mga sundalo. Ang ibang mga sundalo ay nasa bandang hilaga ng lungsod, at ang iba naman ay naroon sa bandang kanluran nito. Nang gabing iyon, pumunta sina Josue sa lambak. Nang makita ng hari ng Ai sina Josue, maaga pa'y agad-agad na siyang lumabas sa lungsod kasama ang mga tauhan niya at pumunta sa lugar na nakaharap sa lambak ng Jordan para makipaglaban sa Israel. Hindi nila alam na may lulusob sa kanila galing sa likod ng lungsod. Sina Josue at ang mga tauhan niya ay nagkunwaring natalo sila at tumakas papuntang ilang. Kaya hinabol silang lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa unti-unti silang lumalayo sa lungsod. Lahat ng kalalakihan sa Ai at sa Bethel ay hinabol ang mga Israelita, kaya walang naiwan para ipagtanggol ang lungsod. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Ituro mo ang sibat mo sa Ai, dahil ibibigay ko ito sa inyo." Kaya itinuro ni Josue ang sibat niya sa Ai. Nang ginawa niya iyon, lumabas at nagsitakbo ang mga tauhan niyang nananambang sa bayan. Lumusob sila papasok sa lungsod at dali-daling sinunog ito. Nang lumingon ang mga taga-Ai, nakita nila ang makapal na usok sa ibabaw ng lungsod. Wala na silang matatakbuhan dahil bigla na lang silang hinarap ng mga Israelita na hinahabol nila sa ilang. Dahil nang makita ni Josue at ng mga tauhan niya na nakapasok na sa lungsod ang mga kasama nila at sinunog na nila ito, bumalik sila at nilusob ang mga taga-Ai. Lumusob din ang mga Israelitang pumasok sa lungsod, kaya napagitnaan nila ang mga taga-Ai. Pinatay nilang lahat ang mga ito at walang nakatakas o kaya'y naiwang buhay sa kanila. Bukod lang sa hari nila, binihag siya at dinala kay Josue. Nang mapatay na nilang lahat ang taga-Ai na humabol sa kanila sa ilang, bumalik sila sa lungsod at pinatay din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon, namatay ang lahat ng naninirahan sa Ai, 12,000 lahat, lalaki at babae. Nanatiling nakatutok ang sibat ni Josue sa lugar ng Ai hanggang hindi nalilipol ang lahat ng mamamayan nito. Kinuha ng mga Israelita ang mga hayop at mga ari-arian ng lungsod ayon sa sinabi ng Panginoon kay Josue. Pagkatapos, ipinasunog ni Josue ang buong Ai at hindi na ito muling maitatayo. Hanggang ngayon, wala nang nakatira rito. Pinabitin ni Josue sa isang puno ang hari at pinabayaan doon maghapon. Paglubog ng araw, ipinakuha niya ang bangkay at ipinatapon sa labas ng pintuan ng lungsod. Pinatambakan nila ito ng malaking bunto ng mga bato at hanggang ngayon ay makikita pa roon ang mga batong ito. Binasa ang kasunduan sa bundok ng Ebal. Pagkatapos, nagpagawa si Josue ng altar sa bundok ng Ebal para sa Panginoon ang Diyos ng Israel. Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga Israelita. Nakasulat ito sa aklat ng kautusan ni Moises at ito ang sinasabi, "Gumawa ka ng altar na bato na hindi natabasa ng gamit na bakal. Sa ibabaw ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon." Sa harap ng mga Israelita, kinopya ni Josue sa mga bato ang kautusang isinulat ni Moises. Ang lahat ng mga Israelita, kasama ang kanilang mga tagapamahala, mga opisyal at mga hukom nila,
pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa dalawang grupo na magkaharap. Ang isang grupo ay nakatalikod sa bundok ng Gerizim, at ang isa ay nakatalikod sa bundok ng Ebal. Sa gitna nila ay nakatayo ang mga paring Levita na nagbubuhat ng kahon ng kasunduan. Nag-utos sa kanila noon si Moises na lingkod ng Panginoon na gawin ito sa panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Binasa ni Josue ang aklat ng kasunduan, pati ang pagpapala at sumpa na nakasulat dito. Isa-isang binasa ni Josue ang mga utos ni Moises sa harap ng buong mamamayan ng Israel, kasama na ang mga babae, anak, at mga dayuhang naninirahan kasama nila. Niloko ng mga taga-Gibeon ang mga Israelita. Ikasyam na kabanata. Narinig ng lahat ng hari sa kanluran ng Jordan ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Ito ay ang mga hari ng mga Hiteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Nakatira sila sa mga kabundukan, kaburulan sa kanluran at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo hanggang sa Lebanon. Nagtipon silang lahat para makipaglaban kay Josue at sa Israel. Pero nang marinig ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai, naghanap sila ng paraan para lokohin si Josue. Nagpadala sila ng mga tao kay Josue. Ang mga asno nila'y may mga kargang lumang sako at mga sisidlang balat ng alak na sira-sira at tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga lumang damit at mga sandalyas na pudpod at tagpi-tagpi. Nagbaon sila ng mga matitigas at inaamag na mga tinapay. Pagkatapos, pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal at sinabi sa kaniya at sa mga Israelita, "Pumunta kami rito galing sa malayong lugar para hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo gagalawin ang mga mamamayan namin." Pero sumagot ang mga Israelita, "Baka taga rito rin kayo malapit sa amin, kaya hindi kami maaaring gumawa ng kasunduan sa inyo." Nagmakaawa sila kay Josue, "Handa po kaming maging lingkod ninyo." Nagtanong si Josue sa kanila, "Sino kayo at saan kayo nang galing?" Sumagot sila, "Galing po kami sa napakalayong lugar. Pumunta kami rito dahil narinig namin ang tungkol sa Panginoon na inyong Diyos. Nabalitaan din namin ang lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto at sa dalawang hari na Amoreo sa silangan ng Jordan na sina Haring Sihon ng Heshbon at Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth. Kaya inutusan kami ng mga tagapamahala at mga kababayan namin na maghanda ng pagkain at pumunta rito, at makipagkita sa inyo para sabihin na handa kaming maglingkod sa inyo basta't gumawa lang kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo kami gagalawin. Tingnan nyo po ang tinapay namin, mainit pa ito pag alis namin, pero ngayon matigas na at durog-durog pa. Itong mga sisidlang balat ay bago pa nang salinan namin ng alak, pero tingnan nyo po, sira-sira na ito. Ang mga damit at sandalyas namin ay naluma na dahil sa malayong paglalakbay." Naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila. Pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. Gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila na hindi niya sila gagalawin o kaya ipapatayin. At nanumpa ang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduan ito. Pagkalipas ng tatlong araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nabalitaan ng mga Israelita na malapit lang pala sa kanila ang tinitirhan ng mga taong iyon. Kaya umalis ang mga Israelita. At matapos ang tatlong araw, nakarating sila sa mga lungsod na tinitirhan ng mga taong iyon. Ito'y ang mga lungsod ng Gibeon, Kephira, Be'erot, at Kiriat Jearim. Pero hindi sila nilusob ng mga Israelita dahil may sinumpaan silang kasunduan sa mga pinuno ng Israel sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita sa mga pinuno nila, pero sumagot ang lahat ng pinuno, "May sinumpaan na tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya ngayon ay hindi natin sila pwedeng galawin. Ganito ang gagawin natin. Hindi natin sila papatayin dahil baka parusahan tayo ng Diyos kapag sinira natin ang sumpaan natin sa kanila. Pabayaan natin silang mabuhay, pero gawin natin silang tagapangahoy at tagaigib ng buong mamamayan." At ganito nga ang nangyari sa mga taga-Gibeon, ayon sa sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ipinatawag ni Josue ang mga taga-Gibeon at sinabi, "Bakit nyo kami niloko? Bakit nyo sinabing galing pa kayo sa malayong lugar pero taga rito lang pala kayo malapit sa amin? Dahil sa ginawa nyo, isusumpa kayo ng Diyos. Mula ngayon maglilingkod kayo bilang tagapangahoy at tagaigib
para sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila kay Josue, "Ginawa namin ito dahil natatakot po kami na baka patayin niyo kami. Dahil nabalitaan po namin na inutusan ng Panginoon na inyong Diyos si Moises na kanyang lingkod na ibigay sa inyo ang lupain ito at patayin ang lahat ng nakatira rito. Ngayon nandito kami sa ilalim ng kapangyarihan niyo. Kayo ang masusunod kung ano po ang dapat ninyong gawin sa amin." Hindi pinahintulutan ni Josue na patayin sila ng mga Israelita. Pero ginawa niya silang mga tagapangahoy at tagaigib para sa mga Israelita at sa altar ng Panginoon. Hanggang ngayon, ginagawa nila ang gawaing ito sa lugar na pinili ng Panginoon kung saan siya sasambahin. Natalo ng Israel ang mga hari sa timog. Ika-10 kabanata. Nabalitaan ni Haring Adoni-Zedek ng Jerusalem na inagaw ni Josue ang Ai at nilipol ng lubusan at pinatay ang hari nito, gaya ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. Nabalitaan din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkaibigan na sa mga Israelita at namuhay kasama nila. Natakot siya at ang mga tao sa kanyang nasasakupan dahil alam niya na ang Gibeon ay isang makapangyarihang lungsod na may sarili ring hari. Mas malaki pa ito sa Ai, at ang mga sundalo nito ay mahuhusay makipaglaban. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Zedek kina Haring Hoham ng Hebron, Haring Piram ng Harmut, Haring Japhia ng Lachish, at Haring Debir ng Eglon. Ito ang mensahe niya: "Tulungan niyo akong lusubin ang Gibeon dahil nakipagkaibigan ito kay Josue at sa mga Israelita." Kaya nagkaisa ang 5 hari ng mga Amoreyo, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachish at Eglon. Tinipon nila ang mga sundalo nila at nilusob ang Gibeon. Nagpadala ng mensahe ang mga taga-Gibeon kay Josue sa kampo nito sa Gilgal. Sinabi nila, "Huwag niyo kaming pabayaan, kaming mga lingkod ninyo. Pumunta po kayo agad dito at iligtas kami. Tulungan niyo kami dahil pinagtutulungan kami ng lahat ng hari ng mga Amoreyo na nakatira sa mga kabundukan." Kaya umalis si Josue kasama ang lahat ng sundalo niya, pati ang lahat ng mahuhusay makipaglaban. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibibigay ko sila sa iyo. Wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo." Buong gabing naglakad sina Josue mula sa Gilgal at nilusob nila ang mga kalaban na walang kamalay-malay. Sinindak ng Panginoon ang mga kalaban nang makaharap nila ang mga Israelita, at marami sa kanila ang pinatay doon sa Gibeon. Ang iba sa kanila ay hinabol at pinatay sa daang paakyat sa Bethoron hanggang sa Azeka at Makeda. Patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Bethoron. At nang papunta sila sa Azeka, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. Nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita laban sa mga Amoreyo, nanalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, "Araw tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon." Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa aklat ni Jashar, "Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong araw." Hindi pa nangyari ang ganito mula noon. Mula nang sumagot ang Panginoon sa panalangin ng tao na kagaya nito, tunay na nakikipaglaban ang Panginoon para sa Israel. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kampo nila sa Gilgal. Pinatay ang 5 hari ng mga Amoreyo. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa kuweba sa Makeda, pero may nakakita sa kanila na doon sila nagtatago, at sinabi nila ito kay Josue. Kaya sinabi ni Josue, "Tabunan niyo ng malalaking bato ang bukana ng kuweba at bantayan ninyo. Pero huwag kayong manatili roon, kundi habulin niyo at lusubin ang mga naiwang kalaban. Siguraduhin ninyong hindi sila makakapasok sa mga lungsod nila, dahil ibibigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos." Halos naubos ni Josue at ng mga Israelita ang mga kalaban nila, pero mayroon ding nakaligtas at nakapasok sa mga napapaderang lungsod nito. At bumalik ang lahat ng sundalo kay Josue sa kampo nila sa Makeda. Mula noon, wala nang nagtangkang magsalita laban sa mga Israelita. At nagutos si Josue, "Buksan niyo ang kuweba at dalhin dito sa akin ang 5 hari.
Kaya pinalabas nila sa kuweba ang limang hari. Ang hari ng Jerusalem, Hebron, Harmut, Lachish at Eglon. Nang madala na ang limang hari kay Josue, tinipon ni Josue ang lahat ng mga Israelita at sinabi niya sa mga commander ng mga sundalo niya, "Hali kayo at tapakan niyo ang leeg ng mga haring ito." Kaya lumapit sila at tinapakan nila ang leeg ng mga haring iyon. Sinabi sa kanila ni Josue, "Huwag kayong matakot o kaya'y panghinaan ng loob. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Ito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kalaban ninyo." At pinatay ni Josue ang limang hari at ipinabitin sa limang puno hanggang hapon. Nang lumubog na ang araw, ipinakuha ni Josue ang mga bangkay nila at ipinatapon sa kuweba na pinagtaguan nila. Tinakpan nila ang bunganga ng kuweba ng malalaking bato na hanggang ngayon ay naroon pa. Sinakop ni Josue ang iba pang mga lugar ng mga Amoreyo. Nang araw na iyon, sinakop ni Josue ang Makeda. Pinapatay niya ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang hari nito. Nilipol niya ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Makeda ang ginawa rin niya sa hari ng Jericho. Mula sa Makeda, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Libna at nilusob ito. Ibinigay din sa kanila ng Panginoon ang lungsod at ang hari nito. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Mula sa Libna, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Lachish. Pinalibutan nila ito at nilusob. Ibinigay ng Panginoon ang Lachish sa mga Israelita sa ikalawang araw ng labanan. Gaya ng ginawa nila sa Libna, pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Lachish. Habang nilulusob nila ang Lachish, si Haring Horam ng Geser at ang mga sundalo nito ay tumulong sa Lachish. Pero natalo sila ni Josue at walang naiwang buhay sa kanila. Mula sa Lachish, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinalibutan din nila ito at nilusob. Sa mismong araw na iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng naninirahan dito. Nilipol nila ito ng lubusan gaya ng ginawa nila sa Lachish. Mula sa Eglon, umahon si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at nilusob ito. Sinakop nila ang lungsod at pinatay nila ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga tao sa karatig baryo. Walang naiwang buhay. Winasak nila ng lubusan ang buong lungsod, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Pagkatapos nito, bumalik si Josue at ang mga Israelita at lumusob sa Debir. Inagaw nila ang lungsod at pinatay ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati ang mga tao sa karatig baryo. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ang ginawa nila sa Hebron at Libna at sa mga hari nito ay ginawa rin nila sa Debir at sa hari nito. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang mga kabundukan, ang Negev, ang kaburulan sa kanluran at mga libis, pati na ang mga hari nito. Nilipol ng lubusan ni Josue ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa nila ito ayon sa utos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang mga lugar mula sa Kadesh Barnea hanggang sa Gaza at mula sa buong lupain ng Goshen hanggang sa Gibeon. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain at ang mga hari nito sa minsanang paglusob lamang dahil ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng Israelita sa kampo nila sa Gilgal. Nasakop ng Israel ang mga lugar sa Hilaga. Ikalabing isang kabanata. Nang mabalitaan ni Haring Habin ng Hazor ang mga tagumpay ng Israel, nagpadala siya ng mensahe kay Haring Hobab ng Madon, sa mga hari ng Shimron at Akshat, sa mga haring nasa kabundukan sa Hilaga, sa mga hari sa lambak ng Hordan na nasa timog ng lawa ng Galilea, sa mga hari sa kaburulan sa kanluran, sa mga hari sa baybayin ng Dor sa kanluran, sa mga hari ng mga Kananeo sa silangan at sa kanluran ng ilog ng Hordan, sa mga hari ng mga Amoreyo, Heteo, Perezeo, Jebuseo na nakatira sa kabundukan, at sa mga hari ng mga Hiveo sa ibaba ng bundok ng Hermon sa lupain ng Mizpa, dumating ang lahat ng hari, kasama ang mga sundalo nilang kasindami ng buhangin sa dagat. Marami rin silang kabayo at karwahe. Nagtipon sila at nagkampo sa tabi ng batis ng Merom para labanan ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kayong matakot sa kanila, dahil bukas sa ganito ring oras,
ibibigay ko silang lahat sa Israel para patayin. Pipilayin niyo ang mga kabayo nila at susunugin ang mga karuwahe nila. Kaya biglang lumusob si Josue at ang mga sundalo niya sa batis ng Merom at pinagtagumpay sila ng Panginoon sa mga kalaban nila. Hinabol nila ang mga kalaban nila hanggang sa Malaking Sidon at sa Misrephot Maim hanggang sa lambak ng Mizpah sa silangan. Pinatay nila ang mga kalaban nila hanggang sa maubos at ginawa sa kanila ni Josue ang iniutos ng Panginoon. Pinilayan niya ang mga kabayo nila at pinasunog ang mga karuwahe nila. Pagkatapos, bumalik sina Josue at sinakop nila ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang mga panahong iyon, ang Hazor ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Hazor. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. At ang lungsod mismo ay sinunog nila. Sinakop ni Josue ang lahat ng lungsod. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga hari nito. Nilipol nila ito ng lubusan ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod sa mga bulubundukin, maliban lang sa Hazor. Kinuha ng mga Israelita para sa sarili ang lahat ng nasamsam na mga hayop at mga ari-arian ng mga lungsod na ito. Pero nilipol nila ng lubusan ang mga naninirahan dito at walang naiwang buhay. Iyon ang iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin at ito rin ang iniutos ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Jordan, ang mga kabundukan at kaburulan ng Israel. Ang teritoryo na sinakop niya ay mula sa bundok ng Halak, na paahon sa Seir, hanggang sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon, sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila. Walang nakikipagkasundo sa mga Israelita para sa kapayapaan, maliban lang sa mga Hiveyo na nakatira sa Gibeon. Ang lahat ng hindi nakipagkasundo ay nilipol sa labanan, sapagkat pinatigas ng Panginoon ang puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya nga lubusan silang nilipol ng walang awa, ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Nang panahong iyon, nilusob ni Josue ang mga lahi ni Anak na nakatira sa mga kabundukan ng Hebron, Debir, Anab, at sa lahat ng kabundukan ng Huda at Israel. Nilipol sila ng lubusan ni Josue pati na ang kanilang mga bayan. Wala nang natirang kalahi si Anak sa teritoryo ng mga Israelita, pero may natira pa sa kanila sa Gaza, Gat, at sa Ashdod. Kaya sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay ng Panginoon ang lupain ito sa mga Israelita bilang mana nila. At hinati nila ito ayon sa bawat lahi nila. At nahinto na ang labanan sa buong lupain. Ang mga hari na natalo sa silangan ng Jordan. Ikalabindalawang kabanata. Sinakop na ng mga Israelita ang mga lupain sa silangan ng Ilog Jordan, mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Kasama na rito ang lupain sa silangan ng lambak ng Jordan. Ito ang mga hari sa mga lugar na natalo ng mga Israelita, si Sihon na Amoreyo na nakatira sa Hesmon. Sakop ng kaharian niya ang kalahati ng Gilead. Ito ay mula sa Aroer, sa tabi ng lambak ng Arnon, at mula sa gitna nito hanggang sa lambak ng Habok, na siyang hangganan ng lupain ng mga Amunita. Sakop din niya ang silangan ng lambak ng Jordan, mula sa lawa ng Galilea hanggang sa Beth Heshimot, sa silangan ng dagat na patay, at hanggang sa timog sa ibaba ng libis ng Pisga. Ang ikalawa ay si Haring Og ng Bashan. Isa siya sa mga naiwan na Rafaimeo. Nakatira siya sa Astaroth at sa Edrei. Ang sakop ng kaharian niya ay ang bundok ng Hermon, sa Leka, ang buong Bashan, hanggang sa hangganan ng Geshur at Maaka, at ang kalahati ng Gilead, hanggang sa hangganan ng Heshbon, na ang hari ay si Sihon. Tinalo sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga Israelita. Ibinigay ni Moises ang lupain ng mga ito sa lahi ni Ruben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Ang mga hari na natalo sa kanduran ng Jordan. Sinakop din ni Josue at ng mga Israelita ang mga lupain sa kanduran ng Jordan, mula sa Baal-Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak na paahon sa Seir,
Ibinigay ni Josue ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila. Hinati niya ito ayon sa bawat lahi nila. Ang mga lupaing ito ay ang mga kabundukan, mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Jordan, ang mga libis, ang disyerto sa timog, at ang Negev. Tinirhan ito dati ng mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Ito ang mga hari ng mga lugar na iyon na tinalo ni Josue at ng mga Israelita. Ang hari ng Jericho, ang hari ng Ai malapit sa Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Harmut, at hari ng Lachish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam, ang hari ng Makeda, ang hari ng Bethel, ang hari ng Tapua, ang hari ng Hefer, ang hari ng Afek, ang hari ng Lasharon, ang hari ng Madon, ang hari ng Hazor, ang hari ng Shimron Meron, ang hari ng Akshaf, ang hari ng Taanak, ang hari ng Megido, ang hari ng Kedesh, ang hari ng Jokneam sa Carmel, ang hari ng Dor sa Napat-Dor, ang hari ng Goyim sa Gilgal, ang hari ng Tirsa. Ang mga haring ito ay 31 lahat. Ang lupaing sasakupin. Ika-13 kabanata. Napakatanda na ni Josue. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Matanda ka na at marami pang lupain ang kailangang sakupin. Ito pa ang mga naiwan. Ang lahat ng lupain ng mga Filisteo at Geshureo, na bahagi ng teritoryo ng mga Kananeo. Ito ay mula sa ilog ng Shihor sa silangan ng Ehipto hanggang sa hilagang hangganan ng Ekron, kasama ang 5 bayan ng mga Filisteo: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat, at Ekron, at ang lupain ng mga Aveo sa timog. Ang lahat ng lupain ng mga Kananeo mula sa Meara, na dating nasasakupan ng mga Sidoneo, hanggang sa Afek, na nasa hangganan ng lupain ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Gebaleo, at ang buong Lebanon sa silangan, mula sa Baalgad sa ibaba ng bundok ng Hermon, hanggang sa Lebo Hamat, at pati ang mga kabundukan mula sa Lebanon, hanggang sa Misrefot Maim, na bahagi ng nasasakupan ng mga Sidoneo. Sa paglusob ninyo, ako mismo ang magtataboy sa mga nakatira sa mga lugar na ito. Tiyakin mong mahahati-hati ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila, ayon sa iniutos ko sa iyo. Isama mo ito sa paghahati ang lupain ng 9 na lahi at sa kalahating lahi ni Manase. Ang lahi ni Ruben, Gad, at ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan na ni Moises na lingkod ng Diyos ng bahagi nila sa silangan ng Jordan. Ang lupa nila ay mula sa Aroer, sa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, papunta sa buong talampas ng Medeba hanggang sa Dibon. Umabot ito sa lahat ng bayan na pinamahalaan ni Sihon na Amoreo na naghari sa Heshbon hanggang sa hangganan ng mga Amunita. Nakasama rin ang Gilead at ang mga lupaing tinirhan ng mga Geshureo at mga Maakateo at ang buong lugar na tinatawag na bundok ng Hermon at ang buong Bashan hanggang sa Leka. Nakasama rin ang kaharian ni Og na naghari sa Ashtaroth at sa Edrei. Si Og ay isa sa mga naiwang Rephaimeo. Sila'y tinalo ni Moises at itinaboy sa kanilang mga lupain. Pero hindi na itaboy ng mga Israelita ang mga Geshureo at mga Maakateo. Kaya nakatira pa rin sila kasama ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi binigyan ni Moises ang lahi ni Levi ng lupain bilang mana. Ang matatanggap nila ay ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Ito ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Ruben, na hinati ayon sa bawat pamilya. Ang nasasakupan nila ay mula sa Aroer, na nasa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, hanggang sa buong talampas ng Medeba. Nakasama rin ang Heshbon at ang lahat ng bayan nito sa talampas, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahash, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret Shahar na nasa Burol sa gitna ng lambak, Bet Peor, ang libis ng Pisga, Bet Heshimot, at ang lahat ng bayan sa buong talampas, at ang lahat ng lugar na sakop ng hari ng Amoreo na si Haring Sihon ng Heshbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga pinuno ng Midian na sina Evi,
Rekem, Zur, Hur at Reba. Lahat sila ay naghari sa mga lupain nila sa ilalim ng pamamahala ni Haring Sihon, kasama sa mga pinatay ng mga Israelita si Balaam na manghuhula na anak ni Beor. Ang ilog ng Jordan ay ang hangganan ng lahi ni Ruben. Ito nga ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Ruben na hinati sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Gad, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang Hazer at ang lahat ng bayan ng Gilead, at ang kalahati ng lupain ng mga Amunita hanggang sa Aroer malapit sa Raba. Nakasama rin ang mga lupain mula sa Hesbon hanggang sa Ramat Mizpa at Betomin, at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Lodebar. Ang lupaing natanggap nila sa lambak ng Jordan ay ang Beth Haram, Beth Nimra, Sukot, Zafon, at ang nalalabi sa kaharian ni Haring Sihon ng Hesbon. Ang hangganan sa kanduran ay ang ilog ng Jordan hanggang sa lawa ng Galilea. Ito ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Gad na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa kalahating lahi ni Manase na hinati ayon sa bawat sambahayan. Mula sa Mahanaim hanggang sa buong Bashan, ang buong kaharian ni Haring Og ng Bashan, at ang 60 bayan ng Jair na sakop ng Bashan. Nakasama rin ang kalahati ng Gilead, at ang Ashtaroth at Edrei, ang mga lungsod sa Bashan kung saan naghari si Og. Ito ang lupain na ibinigay sa kalahating angkan ni Makir, na anak ni Manase, ayon sa bawat pamilya. Ito ang ginawang paghahati-hati ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at Jordan, nang nandoon siya sa kapatagan ng Moab. Pero sa lahi ni Levi, hindi niya sila binigyan ng lupain bilang mana, dahil ang mamanahin nila ay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa ipinangako sa kanila. Ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanluran ng Jordan. Ika-14 na kabanata. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng Kanaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng Siyam at kalahati ng mga lahi ay pinaghati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Ibinigay na ni Moises sa 2 lahi ang bahagi nila sa silangan ng Jordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa 2, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan at titirhan nila, at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw, pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Huda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephune na Kanizeo. Sinabi niya kay Josue, "Naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating 2 nang naroon tayo sa Kades Barnea? Ako'y 40 gulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kades Barnea para mag-espiya sa lupaing iyon. At ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin, pero ako matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya nang araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, 'Dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya.' Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 taong gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon na nakatira roon ang mga lahi ni anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupain iyon ayon sa pangako niya sa akin." Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jephune at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon, ang Hebron ay pagmamay-ari ng mga angkan ni Caleb, na anak ni Jephune na Kenizeo, dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiriat Arba ang pangalan noon ng Hebron, bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni anak, at nahinto na ang labanan sa lupain
ng mga Israelita. Ang mga lupain na ibinigay kay Huda. Ikalabinlimang kabanata. Ito ang mga lupaing natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng katimugang bahagi ng dagat na patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim, hanggang sa ilang ng Zin, papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron, paakyat sa Adar, at paliko papunta sa Karka, papunta sa Azmon, sa lambak ng Ehipto, at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay, hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Jordan, paakyat sa Beth Hogla, at papunta sa hilaga ng Beth Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir, at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En Shemes at palabas ng En Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kanduran ng lambak ng Ben Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neftoa palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Ephron. Mula roon pababa sa Baala na siyang Kiryat Jearim, lumiko sa bandang kanluran ng Baala papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim na siyang Kesalon, papunta sa Beth Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shikeron at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jephune. Ang lupaing ito ay ang Kiryat Arba na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong lahi ni Anak, ang mga sambahayan ni Sheshai, Ahiman at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, "Ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer." Si Otniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, "Hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal." Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal, sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Huda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog sa pinakadulo ng Negev malapit sa hangganan ng Edom, Kabzeel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Azor, Itnan, Zif, Telem, Beyalot, Azor Hadata, Keriot Hezron na siyang Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazargada, Heshmon, Bet Pelet, Hazar Shual, Beersheba, Bizyotia, Baala, Iim, Ezem, El Tolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at Rimon, 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Estaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua,
Enam, Harmut, Adulam, Soko, Azeka, Sha'arayim, Aditaim, Gedera o Gederotaim. Labing apat na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dilyad, Mizpa, Jokteel, Lachish, Boskat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama at Makeda. Labing anim na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa ang Libna, Eter, Ashyan, Ifta, Ashna, Nezib, Keila, Akzib at Maresha. Siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito. At ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayi ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryatsana na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo. Labing isang bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Eshyan, Janim, Bet-Tapua, Afek, Humta, Kiryat Aba na siyang Hebron, at Sior. Siyam na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Sif, Huta, Jezreel, Jokdeam, Zanoa, Cain, Gibeah at Timna. Sampung bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Bet-Zur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon. Anim na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba. Dalawang bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa Ilang, Bet Araba, Midin, Sikaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang Engedi. Anim na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, doon pa sila nakatira, kasama ng mga mamamayan ng Huda. Ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni na Ephraim at Manase. Ika-16 na kabanata. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Jordan malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa Ilang at sa kabundukan hanggang sa Bethel. Mula sa Bethel na siyang Luz, dumaraan ito sa Atarot, na kung saan nakatira ang mga Arkeo, at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga Hafleteo, hanggang sa hangganan ng mababang Bet-Horon, at nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Manase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Atarot Adar, papunta sa mataas na Bet-Horon, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat, at paliko pa silangan sa Taanat Shilo, at dumaraan sa silangan ng Hanowa. At mula sa Hanowa ay pababa ito sa Atarot at Naara, at dumaraan sa Jericho, papunta sa ilog ng Jordan. Mula sa Tapua, ang hangganan ay papunta sa kanluran at dumaraan sa lambak ng Kana, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama rito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalaya sa mga Kananeo na nakatira sa Gezer. Kaya may mga Kananeo na nakatira kasama ng mga taga-Ephraim hanggang ngayon. Pero ginawa silang mga alipin. Ang lupain ng kalahating lahi ni Manase. Ika-17 kabanata. May ibinigay din ng mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase na panganay na anak ni Jose. Ang Gilead at ang Bashan sa silangan ng ilog ng Jordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo.
Si Makir ang panganay ni Manase at ang ama ni Gilead. Ang lupain sa kanluran ng Jordan ay binigay sa ibang mga lahi ni Manase. Ang mga sambahayan ni na Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngayon, may isang tao na ang pangalan ay si Zelofehad. Anak siya ni Hefer at apo ni Gilead. Si Gilead ay anak ni Makir, at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelofehad ay walang anak na lalaki, kundi mga babae lang. Sila'y sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno at sinabi, "Nag-utos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain, gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki. Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng 10 bahagi ng lupain. Hindi kasama ang Gilead at Bashan sa silangan ng Jordan, dahil binigyan din ng bahagi ang mga kalahing babae kagaya ng mga kalahi niyang lalaki. Ang Gilead ay binigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shechem papuntang timog sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapuwa. Ang mga lupain sa paligid ng Tapuwa ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase, pero ang Tapuwa na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Issachar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni na Issachar at Asher na ibinigay sa lahi ni Manase. Ang Bethshan, Ibleam, Dor na tinatawag ding Naphat-Dor, Endor, Taanak, Megiddo at ang mga bayan sa paligid nito. Pero hindi naangkin ng mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito dahil hindi nila mapaalis ang mga Kananeo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga Kananeo, pero hindi nila itinaboy ng lubusan ang mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, "Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin, dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon." Sumagot si Josue, "Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perizeo at Rapaimeo. Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo." Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan, dahil may mga karwahe silang bakal. At ganoon din ang mga Kananeo sa Bethshan, at sa mga bayan sa paligid nito at sa lambak ng Jezreel." Sumagot si Josue, "Dahil napakarami niyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi niyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo, dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy niyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwahing bakal." Ang pagkakahati-hati ng iba pang lupain. Ika-18 kabanata. Nang matapos nilang sakupin ang lupain, nagtipon ang buong mamamayan ng Israelita sa Shilo at nagtayo ng toldang tipanan. May 7 pang lahi ng mga Israelita na hindi pa napapartihan ng lupa. Kaya sinabi ni Josue sa mga Israelita, "Kailan nyo pa ba sasakupin ang natirang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nyo? Pumili kayo ng 3 tao sa bawat lahi. Papupuntahin ko sila para suriin ang natirang lupain. Pagkatapos babalik sila sa akin na may dalang mapa na ginawa nila, na nagpapakita kung papaano hahatiin ang lupain iyon. Dapat hatiin ang lupain sa 7 bahagi. Hindi kasali ang lupain ng lahi ni Huda sa timog, at ang lupain ng lahi ni Jose sa hilaga. Pagkatapos madala ang mapa sa akin,
magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon na ating Diyos kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Pero ang mga Levita ay hindi papartihan ng lupa dahil ang bahagi nila ay ang paglilingkod sa Panginoon bilang mga pari. Ang mga lahi ni Gad, Reuben, at ang kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng mga bahagi nilang lupain sa silangan ng Jordan na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Nang papaalis na ang mga napiling tao, sinabi ni Josue sa kanila, "Suriin niyo ang buong lupain at gawan niyo ito ng mapa. Pagkatapos, bumalik kayo rito sa akin sa Shilo dahil magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain." Kaya lumakad ang mga tao para suriin ang buong lupain. Pagkatapos, ginawan nila ito ng mapa na ang lupa'y nahati sa pitong bahagi at inilista nila ang mga bayan at baryo na sakop ng bawat bahagi. Pagkatapos, bumalik sila kay Josue sa Shilo. At pagkatapos magpalabunutan sa presensya ng Panginoon, binigyan ni Josue ng bahagi ang mga lahi ng Israel na walang lupain. Ang lupain ibinigay sa lahi ni Benjamin. Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin. Nasa pagitan ito ng mga lupain ibinigay noon sa lahi ni Juda at sa mga lahi ni Jose. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa ilog ng Jordan, papunta sa hilagang libis ng Jericho. Pagkatapos, paahon ito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Beth Aven. Mula roon, papunta ito sa libis na nasa bandang timog ng Luz na siyang Bethel. Pagkatapos, pababa ito sa Atarot Adar, sa bundok sa timog ng mababang Beth Horon. Mula roon, papunta ito sa kanluran ng bundok na nakaharap sa Beth Horon at papunta sa timog. Nagtapos ito sa Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim, isang bayan ng lahi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiryat Jearim. Mula roon, papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftoa. Pababa ito sa paanan ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinnom. Ang lambak na ito ay nasa hilaga ng lambak ng Rephaim. Mula roon, papunta ito sa lambak ng Hinnom, sa timog na ng lungsod ng mga Jebuseo, pababa sa En Rohel. Paliko agad ito pahilaga papuntang En Shemesh, hanggang sa gililot na nakaharap sa daang paahon ng Adumim. Pagkatapos, pababa ito sa bato ni Bohan na anak ni Ruben, at dumaraan sa hilagang libis na nakaharap sa lambak ng Jordan, pababa sa lambak mismo. Pagkatapos, papunta ito sa hilagang libis ng Beth Hogla, at nagtapos ito sa hilagang daanan ng tubig ng dagat na patay, na siyang hangganan ng ilog ng Jordan, sa timog. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog ng Jordan ay ang hangganan sa silangan. Iyon ang mga hangganan ng lupaing natanggap ng lahi ni Benjamin, ayon sa bawat sambahayan. Ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin. Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin na hinati ayon sa bawat sambahayan. Jericho, Beth Hogla, Emek Keziz, Beth Araba, Semaraim, Bethel, Avim, Para, Ofra, Kefar Amoni, Ofni at Geba. 12 bayan kasama ang mga baryo nito. Dagdag pa rito ay ang Gibeon, Rama, Beerot, Mizpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpeel, Tarala, Zela, Haelef, Jebus na siyang Jerusalem, Gibeya at Kiryat Jearim, 14 na bayan kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Simeon. 19 na kabanata. Ang ikalawang pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupaing ibinigay sa lahi ni Juda. Kasama rito ang Beersheba, O Sheba, Molada, Hazar Shual, Bala, Ezem, El Tolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Lebawot, at Sharuhen. 13 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Eter at Ashan. 4 na bayan kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito, hanggang sa Baal at Be'er na siyang Rama sa Negev. Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan.
Ang ibang bahagi ng lupaing ito ay galing sa parte ng lahi ni Huda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila. Kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Zebulun. Ang ikatlong pinatihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Zebulun. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid. Mula roon papunta ito sa Kanluran, sa Marala, sa Dabeshet, at patuloy sa daluyan ng tubig sa silangan ng Jokneam. Mula sa kabilang bahagi ng Sarid, papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor, at patuloy sa Daberat hanggang sa Japhia. Mula roon papunta ito sa silangan sa Gat Hefer, sa Etkazin, sa Rimon, at paliko papuntang Nea. Ang hangganan ng Zebulun sa Hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa lambak ng Iftael. Lahat ay 12 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Bethlehem. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zebulun na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Issachar. Ang ikaapat na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Issachar. Ito ang mga lungsod na sakop nila, Jezreel, Kesulot, Shunem, Haparaim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebez, Remet, Enganim, Enhada, at Bet-Pazes. Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma, at sa Bet-Shemesh, at nagtatapos sa ilog ng Hordan. 16 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Issachar, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Asher. Ang 5 pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. Ito ang mga bayan na sakop nila, Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelek, Amad, at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa kanluran ay umaabot sa Carmel at Shihor Libnat. Paliko ito pasilangan papuntang Beth Dagon at umaabot sa Zebulun at sa lambak ng Iftael. Pagkatapos papunta ito sa Hilaga papuntang Beth Emek at Niel. Papunta pa ito sa Hilaga hanggang Kabul, Ebron, Rehob, Hamon, Kana at hanggang sa Malaking Sidon. Pagkatapos liliko ito patungong Rama at sa napapaderang bayan ng Tyre at papuntang Hosa at nagtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Akzib, Uma, Afek, at Rehob. 22 bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Naphtali. Ang 6 na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Naphtali. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng Terebinto sa Zaananim, papuntang Adami Nekeb at Jabneel, hanggang sa Lakum, at nagtapos sa ilog ng Hordan. Mula roon, paliko ito sa kanluran papuntang Asnot Tabor, pagkatapos sa Hukok, hanggang sa hangganan ng Zebulun sa timog, sa hangganan ng Asher sa kanluran, at sa ilog ng Hordan sa silangan. Ang mga napapaderang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Edrei, Enhazor, Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, at Bet-Shemesh. 19 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naphtali, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa angkan ni Dan. Ang 7 pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. Ito ang mga bayan na sakop nila, Zora, Estaol, Irshemes, Sha'alabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Meharkon, at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Joppa. Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila, kaya nilusob nila ang Leshem at pinatay ang mga naninirahan dito. Naagaw nila ito at doon sila tumira. Pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan,
ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Dan, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Pagkatapos hatiin ng mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya. Ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya, ang Timnat Sera sa kabundukan ng Efraim. Ipinatayo niyang muli ang bayan at doon tumira. Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan doon sa Shilo. Kaya natapos na ang paghahati ng lupain. Ang mga lungsod na tanggulan. Ikadalawampung kabanata. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sabihin mo sa mga Israelita na pumili sila ng mga lungsod na tanggulan ayon sa sinabi ko noon sa inyo, sa pamamagitan ni Moises. Ang taong nakapatay ng hindi sinasadya ay maaaring makakatakas roon at makapagtago mula sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Maaari siyang magtago sa isa sa mga lungsod na ito. Haharap siya sa tagapamahala na naroon sa pintuan ng lungsod at magpapaliwanag tungkol sa nangyari. Pagkatapos, papapasukin siya at doon patitirahin. Kung hahabulin siya roon ang gustong gumanti sa kanya, hindi siya ibibigay ng mga naninirahan doon. Kakampihan nila siya dahil hindi niya sinadya ang pagpatay sa kanyang kapwa at napatay niya ito hindi dahil sa kanyang galit. Mananatili siya sa lungsod na iyon hanggang madinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan at hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na naglilingkod ng panahong iyon. Pagkatapos, makakauwi na siya sa kanila. Kaya pinili nila ang Kedesh sa Galilea sa kabundukan ng Naphtali, ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim at ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Sa silangan ng ilog ng Jordan at ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa disyerto sa talampas na sakop ng lahi ni Ruben, ang Ramot sa Gilead na sakop ng lahi ni Gad at ang Golan sa Bashan na sakop ng lahi ni Manase. Ito ang mga lungsod na tanggulan na pinili para sa mga Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Ang sino mang makapatay ng hindi sinasadya ay maaaring tumakas papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapatay ng mga gustong gumanti sa kanya habang hindi pa dinidinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan. Ang mga bayan para sa mga Levita. Ikadalawamput isang kabanata. Ang mga pinuno ng mga Levita ay pumunta kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bawat lahi ng Israel doon sa Shilo, sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, nag-utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na titirahan namin at mga pastulan para sa mga hayop namin. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon, binigyan ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan mula sa mga lupain ng mga Israelita. Ang unang nakatanggap ng lupain ay ang mga angkan ni Kohat. Ang mga Levita na mula sa angkan ni Aaron ay kabilang sa angkan ni Kohat. Nakatanggap sila ng 13 bayan na galing sa lupain ng mga lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ephraim, Dan at ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Issachar, Asher, Naphtali at ng kalahating lahi ni Manase sa Bashan. Ang mga angkan ni Merari ay binigyan ng 12 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ruben, Gad at Zebulun. Kaya sa paraan ng palabunutan, binigyan ng mga Israelita ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga pangalan ng mga bayan na mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda na ibinigay sa mga angkan ni Aaron. Sila ang mga angkan ni Kohat na mga Levita. Sila ang unang nabunot na bibigyan ng mga bayan. Ibinigay sa kanila ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Kasama na ang mga pastulan sa paligid nito. Si Arba ang ama ni Anak. Pero ang mga bukirin ng lungsod at ang mga baryo sa paligid nito ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jephune bilang bahagi niya. Kaya ibinigay sa mga angkan ni Aaron ang Hebron na isa sa mga lungsod na tanggulan.
kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ibinigay din sa kanila ang Libna, Hatir, Estemoa, Holon, Debir, Ayin, Huta at Bet-Shemesh, kasama ang mga pastula nila. 9 na bayan lahat mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Benjamin. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon, kasama ang mga pastula nito. Ang natanggap ng mga pari na angkan ni Aaron ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastula nito. Ang ibang angkan ni Kohat na mga Levita ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ephraim. Ito ay ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Gezer, Kibzaim at Bet-Horon, kasama ang mga pastula nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Dan. Ito ay ang Elteke, Gibeton, Ayalon at Gatrimon, kasama ang mga pastula nito. At mula naman sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa kanluran, natanggap nila ang 2 bayan, ang Taanak at Gatrimon, kasama ang mga pastula nito. Ang natanggap ng ibang mga angkan ni Kohat ay 10 bayan lahat, kasama ang mga pastula nito. Ang mga angkan ni Gershon na mga Levita ay nakatanggap ng 2 bayan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa silangan. Ito ay ang Golan sa Bashan, na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. At ang Be'eshtara, kasama ang mga pastula nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Issachar. Ito ay ang Kishon, Daberat, Harmut, Enganim, kasama ang mga pastula nito. At mula sa lupain ng lahi ni Asher, natanggap nila ang 4 na bayan, ang Mishal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastula nito. Binigyan pa sila ng 3 bayan mula sa lupain ng lahi ni Naphtali. Ito ay ang Kedesh sa Galilea, isa ito sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, ang Hamot Dor at ang Kartan, kasama ang mga pastula nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Gershon ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastula nito. Ang mga natirang Levita, ang mga angkan ni Merari, ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulun. Ito ay ang Jokneam, Karta, Dimna, at Nahalal, kasama ang mga pastula nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ruben. Ito ay ang Bezer, Jahaz, Kedemot, at Mefaat, kasama ang mga pastula nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Gad. Ito ay ang Ramot sa Gilead, na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, ang Mahanaim, Heshbon at Jazer, kasama ang mga pastula nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Merari na Levita ay 12 bayan lahat, kasama ang mga pastula nito. Ang natanggap ng mga Levita na mula sa lupain na pagmamay-ari ng mga Israelita ay 48 bayan lahat, kasama ang kani-kanilang pastulan. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ang kapahingahan sa mga kalaban nila sa paligid, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila, dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa lahat ng kalaban nila. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. 22 kabanata. Tinipon ni Josue ang mga mamamayan ng lahi ni Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, "Ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, at sinunod din ninyo ang lahat ng iniutos ko. Hanggang ngayon hindi niyo pinababayaan ang mga kapatid ninyong Israelita, at tinupad niyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, naangkin na ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar niyo sa kabila ng ilog ng Jordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon.
Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kalooban niya. Tuparin ang mga utos niya. Maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan, at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanluran ng Jordan kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, "Magsiuwi kayo na dala ang marami niyong kayamanan, mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damit. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak na mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban." At umuwi na ang mga mamamayan ng lahi ni na Ruben, Gad, at ang kalahating lahi ni Manase. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shilo, sa lupain ng Kanaan, at bumalik sa Gilead. Ang lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Jordan, nagpatayo ang mga lahi ni na Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking altar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng Kanaan. At nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni na Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng Kanaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Jordan. Kaya nagtipon sila sa Shilo para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Pinehas na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni na Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase. May kasama siyang 10 pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila ay mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi ni na Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, "Gustong malaman ang buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayo niyo ng altar para sa sarili ninyo. Hindi kayo sumusunod sa Kanya. Nakalimutan niyo na ba ang kasalanan natin doon sa Peor? Dahil doon pinadalhan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamaliang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon. Kung magre-rebelde pa kayo sa Kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain niyo ay hindi karapat dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon, kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa Kanya, at doon na kayo tumira. Pero huwag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil iyan ay isang pagre-rebelde sa Kanya at sa amin. Nakalimutan niyo na ba si Akan na anak ni Zera? Nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni na Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno, "Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa. At dapat din ninyong malaman, kung nagrebelde kami, o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapu-apuhan niyo sa mga kaapu-apuhan namin ng ganito, ano ang pakialam niyo sa Panginoon ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ang ilog ng Jordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni na Ruben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan niyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar, hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog na naroon sa tolda niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapu-apuhan niyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito, wala kayong pakialam sa Panginoon. At kung mangyari nga na sabihin nila ito sa mga kaapu-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapu-apuhan namin, "Tingnan nyo,
nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alayan ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, kundi upang maging paalala para sa amin at sa inyo, na isang Diyos lamang ang ating sinasamba. Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alayan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harap ng kanyang tolda. Natuwa si na Finehas na pari at ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni na Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Kaya sinabi ni Finehas, anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas niyo ang Israel sa parusa ng Panginoon. Pagkatapos, umuwi sa Kanaan si Finehas at ang mga pinuno at sinabi nila sa mga Israelita ang pakikipag-usap nila sa mga lahi ni na Ruben at Gad. Nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos at hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni na Ruben at Gad. Pinangalanan ng mga lahi ni na Ruben at Gad ang altar na saksi dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat na ang Panginoon ay Diyos. Ang habilin ni Josue sa mga Israelita. Ika-23 kabanata. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Josue, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, matanda na ako. Nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito, alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi niyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin. Mula sa ilog ng Jordan sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila, ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo. Tatakas sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo at tuparin niyong mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag niyo itong itakwil. Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo. At huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba o kaya'y maglilingkod sa kanila, kundi maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos gaya ng ginagawa niyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa nang lusubin niyo sila at hanggang ngayon wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng 1,000 tao, dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya, at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira, at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo, gaya ng bitag, at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo kapag hinagupit kayo sa likod o kaya'y tinik kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay. Nalalaman niyo ng buong puso ninyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo.
Muling nangako ang mga Israelita na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. 24 na kabanata. Tinipon ni Josue ang lahat ng lahi ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel, at lumapit sila sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noon ang mga ninuno niyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumamba sa ibang mga diyos-diyosan. Isa sa kanila ay si Tera na ama ni Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta papunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ni Isaac sina Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya. Pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo at inilabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno niyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Ehipsyo na may mga kabayo at mga karwahe. Humingi ng tulong sa akin ang inyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ang pagitan nila at ng mga Ehipsyo. At nilunod ko agad ang mga Ehipsyo sa dagat. Nakita mismo ng inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng ilog ng Hordan. Nakipaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor. Inutusan niya si Balaam na anak ni Beor na sumpain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip binasbasan kayo ni Balaam at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos tumawid kayo sa ilog ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga Jericho. Ganoon din ang mga Amoreyo, Perizeyo, Kananeyo, Heteyo, Gergazeyo, Hiveyo at Jebuseyo. Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinadalhan ko ng mga putakti ang 2 Amoreyo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumakain kayo ngayon ng mga ubas at mga ulibo na hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto. At maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Sumagot ang mga tao, "Wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin at sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang dinadaanan natin. Itinaboy niya ang mga Amoreyo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito. Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon, dahil siya ang Diyos namin." Sinabi ni Josue sa mga tao, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil siya'y banal na Diyos, at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babaliwalain ang pagre-rebelde at mga kasalanan ninyo. Kapag itinakwil niyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo, at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay naging mabuti siya sa inyo." Pero sumagot ang mga tao kay Josue, "Maglilingkod kami sa Panginoon." Sinabi ni Josue, "Kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili niyo na pinili ninyong paglingkuran ang Panginoon." Sumagot sila, "Oo, mga saksi kami." Pagkatapos sinabi ni Josue, "Kung ganoon, itakwil niyo na ang mga Diyos-Diyosan niyo at paglingkuran ninyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel." Sumagot ang mga tao, "Paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos at susundin namin ang mga utos niya." Nang araw na iyon,
gumawa si Josue ng kasunduan sa mga tao roon sa Shechem at ibinigay niya sa kanila ang mga kautusan at mga tuntunin. Sinulat ito ni Josue sa aklat ng kautusan ng Diyos. Pagkatapos, kumuha siya ng malaking bato at itinayo sa puno ng terebinto, malapit sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa lahat ng tao, "Ang batong ito ang saksi natin na nakipag-usap ang Panginoon sa atin. Magpapatunay ito laban sa inyo kung tatalikuran ninyo ang Diyos." Pagkatapos, pinauwi ni Josue ang mga tao sa kanya-kanyang lugar. Namatay si Josue at si Eleazar. Dumating ang panahon na namatay ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun sa edad na 110. Inilibing siya sa lupain niya sa Timnat-Sera sa kabundukan ng Ephraim sa hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto ay inilibing sa Shechem, sa lupa na binili ni Jacob ng 100 pilak sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. Ang lupang ito ay bahagi ng teritoryo na ibinigay sa mga lahi ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeya, ang bayan sa kabundukan ng Ephraim na ibinigay ni Eleazar sa anak niyang si Phinehas.